Hi! Magandang umaga. Andiyan si George? George Xavier? Pasok na kami. Halika. Boss! Magandang umaga. Grabe, long time no see, sir. Ha? Photography. Photography room, music room. Yan. Pinakaunang painting ni Manong Danny. Ah, painting ni Danny to? Oh, yan, yan. Ito yung picture niya yun. Oh. Ito naman, collection niya. Oo. Kasi si Manong, nag-ano yun eh, nag-aalaga ng mga artists. Ah, sa, talaga? Sa Tanay, sa that area. Oo. Tanay. Oo. Angono. Sa Angono. Yung Angono Rizal. Oo, oh, yung ano, yung pumapatak. Hmm. Inaantay niya yung divorce papers niya. Isang taon niyan, nag-aantay ng divorce papers niya. Umuulan, ginawa niya yung kanta habang umuulan. Ganun lang. Parang magic yung kung gumawa. Pati lyrics siya na rin ang gumagawa? Kukuha ng gitara, minsan piano. Tapos yung si, ano, si Boboy, saka si Jim, anong participation nila sa song? Si Boboy mabait. Si Jim? Ano si Jim? Ha? Si Jim. Sino? Wow, ano yan? Si Jim? Oo. Ano yan? Hayaan pero baka hindi alam. Hayaan mo na siya maging Paredes. May ganun? Ang mga bonsai na ito ay bahagi ng koleksyon ni Mr. Danny Javier ng Apo Hiking Society. Itong mga halamang ito ay iniwan niya sa kanyang kapatid na si George Javier na ating bumakausap ngayong araw na ito. I'm sure marami na po sa inyo ang nakakamiss kay Mr. George Javier. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at kay Christine Babaw's channel. Ito yung pinagkakaabalahan niya nung bago siya ma-hospital, last time siya ma-hospital. Oo. Kaya alam ko kung gaano kahalaga ito sa kanya. Uh-huh. Eh, wala nang ano eh. Wala nang mag-aalaga eh. Uh-huh. So, kinuha ko na. Uh-huh. Paalam ako dun sa mga anak niya. Uh-huh. So, yung mga anak niya, wala nang oras para dito. Tsaka, uh-huh, hindi rin naman nila naintindihan to. Although ako, hindi ko rin masyadong naintindihan. Uh-huh. Pero, pwede kong subukan mag-alaga, orasan ko. Uh-huh. Mahalagaan ko lahat ito. Yeah. So it's also a way of remembering and honoring Danny. No? Na nabubuhay pa rin yung mga pinakamamahal niya mga halaman. Legacy niya yan eh. Oh. Tsaka pag nakita mo, ganyan mo yung mga paan nito. Yung mga trunko nito. Oh. Ha? Tignan mo yun, no? Oo. Yun lang, oh, tatlo yun eh. Oo. Minsan ba, no, George, nararamdaman mo pa rin? Parang minsan nagpaparamdam sa'yo si Danny. Alam mo, sa loob ng isang taon, siguro napapanaginipan ko siya mga 10 beses na. Ah, kaya? Tapos yung panaginip ng buhay, ah. Oo. Hindi yung parang dumaan lang. Ando, katabi ko nagkwekwentuhan. Tapos, minsan, tinuturoan pa niya ako, ganito yung negosyo, ganito mo. Ganun pa rin. Oo, ganun. Ganun pa rin siya hindi talaga. Oo, hindi. Nandiyan dyan yan palagi, kasama ko yan. Guys, kasama na natin ang icon, the godfather of rap. George Javier in the house. Hi, George. Boss, thank you for granting this interview. Godfather of rap. Kasi sa internet, pag ni-research mo, lumalabas, ikaw yung kauna-unahang rapper sa Pilipinas. Kung yun ang sabi nila, sige. Yun daw. O sige, okay. Eh kahit saan tingnan mo, yun talaga lumalabas eh. Ikaw yung unang nag-rap sa Pilipinas. Sorry, hindi ako mahilig mag-google eh. O ako nag-google ako. So may mga nai-interview anyway pa mga rapper. Hindi ko naman sinasabi hindi ako naniniwala sa'yo. Sinasabi ko lang na bahala ka maniwala. Okay, so, okay. But how do you feel about it? Ikaw, ano pakiramdam mo kapag ganun sinasabi sa'yo, uy, godfather ng rap, first rap artist sa Pilipinas. Ano pakiramdam mo? The first time Francis M. and I nakita after a long time kasi I started with Francis started with
with me writing for him in a sitcom sa Channel 7 UFO. Uh-huh. It was directed by Ariel Ureta. Mm-hmm. There, umpisa pa lang siya noon, bata pa siya, and you know, he was like the little brother that I had, kasi yung kuya niya, classmate ko. So, I took the cudgels of taking care of him, you know, tutoring him. Then after a while, naging rapper na siya and everything, so I was happy for him. He did not need any more guidance because he was where he's supposed to be, as everyone else in their lives. Mm-hmm. Ano sabi niya? Huh? Ano sabi niya sa'yo? Sabi niya, hinawakan yung... kalibutan ka, hinawakan niya ito yung kamay ko, nag-men sa akin, something like that. For me, I was brought up the traditional Filipino way. Sa akin, yung men na ganun, is very respectful, long-lost tradition of a gesture of respect. So yung ginawa niya sa akin, yung, salamat, thank you. For what, di ba? Ikaw yung ano eh, nag-umpisa ng rap. Ikaw nagturo sa amin ng ganito. Wala akong tinuturuan. Bahala kayo sa buhay nyo, ha. Kasi kayo, magaling kayo eh. Ang sarili nyong, yung likas na galing ninyo, ang nagdala sa inyo kung saan dyan. Wala akong kinalaman dyan. Baka sisihin niyo ako, baka mami ako pa masingil. Or pwede ako maningil sa inyo, di ba? Huwag na tayong umabot yan. Basta, masaya ka, rapper ka, be good with what you're doing, sabi ko. Sige, magkikita kami sa mall, kasama yung pamilya niya. Sa akin, wala. He's the little Francis little boy that I took care of every time I see him. Para pinresent sa iyo yung kanta na yun, Onseng Delight, ang kauna-unahang rap song sa Pilipinas. Paano napunta sa kamay mo yun? Okay. So dati, merong tinatawag na Gem Records, of which kasama yung kapatid ko, si Manong, Manong Dani ko. He was one of the executives there. Siya nag-ayos ng mga... mimili ng mga kanta, anong recording, etc., mga artists, all of those. Ngayon, naglalaro kami ng darts sa bahay. So, hindi ko siya matalo-talo sa darts. Nung araw na yon, labang ako. So, kung may tumawag sa telepono, sabi niya, George, mamaya niya, huwag nang tuloy. Sandali lang, sabi ko, nananalo ko eh. Tumatawag sa'yo si, pinapupunta ka ni Mang Ading. Ading Fernando. Oo. Siyempre, ang dingin yan. Takot ako. Ba't ako pinatatawag ni Mang Ading? Hindi ko naman siya kilala. Hindi, ikaw raw kailangan niya eh. May pagagawa raw sa'yo eh. Punta ka na! Sabi ni Dani sa akin. O sige, huwag mong gagalawin yung score ha. Hindi naman madaya yun. May score doon. Sige, punta ako. Ininang ko. O, kantahin mo ng ganito. Okay, sabi ko. Basta, kantahin mo. Pero familiar ka na sa mga rap songs. Ha? Noong time na yan. Familiar ka sa rap. Wala. Wala. Basta, wala. Parang basahin mo lang. Basta, ganito lang. Ganito ang gagawin mo. Kumbaga. Para ka nagbabasa. Oo, pero lagyan mo ng konting ganito, ganyan, ganyan. Ako iniisip ko yung laro ko sa bahay. Panalo na eh. Panalo na eh. Konti na lang. So, nag-aapura ako, di ba? Ganito, ganyan. Sige. Take one. Uwi ako. Take one. Tapos, di ba? Lahat, basta, ginawa ko yung rap. Binilisan ko lang. Kasi nagmamadali ako. May labang kami. May labang pa. Manong ko eh. Tapos, uwi ako sa bahay. Okay na. Saan ako? Okay. 20 na tayo, ha? 20 na, ha? Sasara ko na yung 20, ha? Pak! Talaga. Panalo ako, saya-saya ako. Wow! Finally! First time! Si Dan, hindi naman pikon yan eh. Pero bihirang matalo yan eh. So, kinalimutan mo na muna yung rap song wala, ngayon? Wala na. Okay lang. Para sa akin, tapos na yun. Tapos na. Nakilala ko si Mang Ading, masaya ako. Hindi ko alam kung ano yung ginawa ko, basta ginawa ko lang. Tapos na. Masaya si Mang Ading sa ginawa ko, okay na ako doon, okay di ba? Punta ako sa Shakey's Green Hills. Pasok ako.
Bago ako makaupo, pinagkakaguluhan ako ng mga tao. Ay, George! Kumanta ka naman, oh. Ano? Ba't ako kakanta? Oh, ikaw naman. Kapakambol mo naman, oh. Kontay mo yung ano. Sabi ko, hindi, nali. Magmimerienda lang ako. Eto na naman, may magpapapirma. Merong pinagkakaguluhan ako. First time na. Ay, sabi ko, hindi ko. Dali lang, ha? May naiwan ako sa kotse. Sabi ko, takas ka na. Oh, hindi ko yata binayaran yung alam. Tumakas na ako. Umuwi ako sa bahay, sabi ko. Ano nangyari? Anong ginawa ko? Sabi ko, hindi ko gusto ito. Sabi sa akin ni Danny. Sira ka pala eh, yung ginawa mong ano, recording ng ano. Launching the light. Oo, nilargahan na namin. Bilis na. In airplane na namin, 1 week pa lang, number one kaagad. Sure. Ako naman, wala akong concept nung number one or whatever. Ang concept ko lang, gusto kong kumain sa Shakey's ng matahimik. Yun ang sa akin, number one sa akin. Ayoko nung pinagkakaguluhan ako, hindi ako masaya sa gano'n. So, inherent yan sa, I think, sa amin. It's not so much wanting the privacy, but it's just being able to do what you want to do, when you want to do it, and do it happily. Yes. So, sabi ko kay God, ayoko yata itong pinagagawa mo sa akin na ito. Ba't ba ako ginawang ganito sikat na hindi ko maintindihan? Hindi ko alam pa paano kantahin yung kanta. Sabi ko, ano? So, dasal ako ng dasal. So, hindi mo pinerform yan ever sa Pilipinas? No. Nang live, ha? Live. Never. Storya doon, nung ano na yun? Sing Delight, ano storya? It's the usual... Comedy, no? It's the usual parang comedy, funny. Rich, poor, alam mo na. In fact, naging stigma nga sa akin yan because yung mga roles ko, naging gano'n yung parang somebody na medyo mahina ang ulo, taos naman ng puso, ang kalooban, matutulungin, gano'n. So, yung roles ko sa pelikula, gano'n din. Parang gano'ng klase, gano'ng kategory. Which was okay. For me naman, it's not as important as if it's funny. Basta nakakatawa, sa akin, there's no joke that will lose its worth. Basta nakakatawa siya. Understood na yon nung sinabi niya sa akin na, okay na to. Kasi hindi niya naman sinabi, sandali, pwede bang ulitin to, ganito? Or wala bang parang, ano, since naging hit siya, wala parang part 2 o ibang kanta na nag-collab kayong dalawa? That's how... Those are the milestones of history that you don't plan. Mm-hmm. I didn't plan it. Neither did he probably. Siguro sinabi lang ng recording company, oy, mga ding, pwede mo bang gawin ng Tagalog version to? Kasi number one hit tong ano, Rapper's Delight. Sige, ginawa niya, di ba? Sinong pakakantahin mo? Bakit ikaw na pili? Baka umiinom pa yun. Kakanta? Si George na lang. Ganun na lang. Ganun lang yun eh. Ganun lang yun. Hindi yung... Spur of the moment lang. Alam ko kung sino. Hindi. Hindi ganun si Mang Ading. Anong pumasok, pasok na yun. Exacto yun kung mag-isip eh. Pero walang iba nag-propose sa'yo. Iba naman ang composer, rap din yung song. Wala. Wala na. Kung meron man, palagay ko, hindi ko na... Hindi mo tinanggap. Hindi ko tatanggapin. Kasi... walang dahilan eh. Oo. Kung ang dahilan mo lang, gumawa dahil kailangan mong gumawa, hindi sapat yun eh. Kung dahilan gagawin mo kasi maganda, maghahanap ka ng dahilan. Diba? Kailangan may magandang dahilan. Yun ang, yun nga isang gusto kong sabihin eh. Kasi yung iba, ang gagawin niyan, sunod-sunod na ng mga rap songs yan, gagawin after. Pag sumikat ang isa, nag-number one? Kung gusto mong pagkitaan. Oo, dire-diretso na yun. Pati ikaw. Kung gusto mong pagkitaan, kung yun ang purpose mo,
Eh, para sa akin, hindi, no? Hindi yun ang purpose ko eh. Kasi ang tagal mo nang nawala eh. Ang tagal mo nang nawala sa television, sa pelikula. Sila ang nawala, hindi ako. Ako nandito lang ako. Oo nga eh. Pero ibig sabihin, hindi ka na namin napaparood. Parang naparood pa kita noon sa ano eh. Ano yun? A Man Called Tolonges. Nako. Oh? Diba? Cowboy ka doon eh. Napakasakit mo talaga magsalita. Oh, kanina ka pa. Tira mo na ba? Hindi ko nakakalimutan, ha? Ka pa. Naalala ko pa rin. Ito namang isa, hinuhukay yung material ko. Ikaw naman, kung ano-ano naalala mo. A Man Called Tolonges. Saka yun na napapanood dati siya, guys, di ba, sa student canteen. Yung si Egay Egoy. Nagwiwig siya ng mga makukulay. Gano'n katagal mong ginawa yun, yung Egay Egoy na yun? Na character. Buti na lang, wala pa akong anak nun. Ibang, Papa, why are you doing that? Diba? Ano yung tanong mo? Kanong katagal mong ginawa yun? Saka bakit mo naisip yung karakter na yun, si Egay Egoy? Alam mo kaya ako naisip talaga yun. Nagsawa lang ako dun sa ginagawa ko. Na every morning, ito ka, first 5 minutes, yan, uuriratin mo yung audience. Masaya gawin. Pero after a while, ang feeling ko, yung audience is already getting used to me. Lalabas ako ng ganito, 5 minutes, then pasok, tapos hosting. Diba? At sabi ko, pag gano'n, parang nangangati ako, kailangan meron akong gawin bago. Naisip ko yon. So, ginawa ko, nakahanap ako ng wig sa bahay. Hanap ako ng salamin ng nanay ko. Malaki salamin. Malaking gano'n. Yung sunglasses. hindi alam nung nanay ko, nagagabitin ko yung salamin niya. Tapos, yung kapa ko, pinagawa ko. Tapos, ayun, egay de egoy. Tapos sabi ko, di dapat iba-ibang kulay kasi medyo groovy itong character na ito. Yo na yo, di ba? So, iba-ibang kulay. So, yung ginagawa ko. Hindi ko na pinaalam sa kanila yon. Ginulat mo na lang. Basta, sinuot ko na lang, lumabas ako. Walang nasabi si Eddie Ilarde. Sila may hawak ng show. Dahil natuwa yung audience eh. So, hindi nila ako pinigil. Diba? Kinabayaan ka talaga. Pero naiinis na pala sa akin. Bakit? Ay, talaga? Pero yun ang inaabangan ha? Yung segment na yun ang inaabangan ng mga tao. Eh, alam mo naman, sila yung ano nun eh. So, pinatigil ka? Hindi naman. I know, nothing bad about it. But probably it was just a jurisdictional imperative. Wow. Ingit. Inggit. Bakit mo ginagawa yan? Hindi ka nagpapaalam sa akin. Parang gano'n. Hindi ko pinapansin yun. Basta ginagawa ko lang ng ginagawa. Hanggang sa nagsawa rin ako, tinigil ko na. Wala nang away, di ba? Tama. Pero ano reaction ng mga foreigners, ng mga African Americans na nakikita ka? Di ba sila na offend? Hindi kasi di ba yung mga audience ng ganong klaseng show. Ano 'yan eh? Random lang 'yan po. May mga servicemen doon sa galing sa Subic, galing sa Olongapo, sa Clark pumupunta. So, pinuntahan ako sa backstage. Hey, brother. Yeah. You're good, huh? Sabi sa akin. Sabi ko, no, bro. I ain't good. I'm bad. Yeah. Cool, bro. Sabi ko, may isahan nyo. Bumibisita lang kayo rito sa Pilipinas. Yung mga sinasabi, hey, dude! Anong dude? Ginaya lang tayo ng mga Amerikano yan. Dude na yan. Dito nang kumpisa yan eh. Talaga? Paano? Paano nagsimula? Dudong! Dudong! Oo nga, no? Ginawa nila dun. Dudong! Oo. So, yung yo? Kinopia lang tayo. Yung yo? Oo. Yo! Yo, bro! Oo. Kinopia rin. Yo, kinopia lang tayo niya. Yo, binaligtad na yun. Oy! Oo. Galing mo, ha? Oo nga, no? Dapat pinapatent siya eh. Grabe, ginagaya tayo. Tatawa ka, totoo naman eh. Yo! Diba? Oy! Pala yun, oy! Oy, yo! Kaya ang daling gayahin eh. Diba?
Buti na share mo yan. Ngayon, alam na namin. Hindi mo naisip. Hindi pala tayong gaya-gaya. Hindi mo naisip yun. Hindi na pala nagagaya sa atin. Aba, wala akong magawa talaga yun. Ang pinag-iisipan ko. Ang dahil mong ginawa, ha? Nag-recording, nag-concert, stand-up comedy, nag-movies, nag-host. Commercial. Ang dami. Ang dahil mong ginawa. And then one day, wala na muna. Hindi ka. Sabi ko nga eh, lahat yan. Hindi nadasal ko lang yan. Hindi. Ang ibang tao kasi, kaya na sinabi ko nung pandemic, everybody were just whining, complaining. Bakit ganito? Kailan ba ba? Ako, everybody, sabi ko, dami na nagre-reklamo kay God eh. Dadagdag pa ba ako? Di ba? Sabi ng karamihan eh, bakit? Di ba? Bakit ako? Di ba? Ganun yung mga ano nila eh. Di ba? So, bakit ganito yung buhay ko? Bakit ganito ako? Ako, bakit hindi? Di ba? Talaga kausap. Okay naman talaga to, di ba? Kaysa sa patay ka gumising. Buhay ako eh. Di okay, di ba? So, iniisip ko, ang tanong ko palagi, every time may dadating sa akin, ang tanong ko, hindi bakit, kundi para saan? Anong dahilan ito? Ba't binigay mo sa akin? Ba't mo ako in-interview today? Para saan? Ito, hinahanap pa natin kung para saan. Hanggang ngayon, di pa natin alam kung bakit yung interview, di ba? Kasi nami-miss ka na. Pero may pupuntahan tao. To eh. Oo, meron. Matutuwa sila na nakita ka nila ulit after anyway, a long, long time. Hindi ho ako nawala, kayo ang nawala. Dito lang naman ako eh. Oo, sa bahay lang siya, di ba? Oo, di ba? Inihintay ng time. Gusto niyo ako makita, nandito lang ako, di ba? Pag nakita ko, nagtatanong, hindi ko na kayo nakikita. Ikaw nga, hindi kita nakikita, hindi ako nagre-reklamo eh. Anong kinamatay ni Danny? Anong sakit? Sa medical record, heart failure. Pero yung heart failure is only the result of complications, organ complications that resulted from the respiratory problem he had, which was emphysema. Mm-hmm. So, nung lumala na yung emphysema niya, alam mo, pag yung lungs mo hirap, mahihirapan yung puso mo eh. Mm-mm. Pag yung kidney mo hirap, mahihirapan din yung lungs at puso mo. Uh-oh. Automatic yan eh. Uh-oh. Kaya kung may asthma ka, ang ikamamatay mo, heart attack. Yun. Kasi yung puso mo ang nahihirapan sa paghinga mo. Uh-oh. So, yung sa kanya, it was induced by several steps of under-functioning organs, which was rooted from the deterioration of the lungs. Smoker yun si Danny. Nung nawala si Manong ko, hindi ako nalungkot. Inurirat ko yung pakiramdam ko. Ano ba nararamdaman ko talaga? Because grieving, you have to know how you're grieving so you can get over it. You have to know what it is first. So, sabi ko, nagpapasalamat ako na nagkaroon ako ng isang manong na talagang mahal na mahal. Mahal na mahal niya talaga ako. Hindi man kami nagkikita, alam mo yung connectedness. That's what Shengjian does to you, or that's what it does to me. Your connectedness to your core, connectedness to everything and everyone. Yung connectedness namin, ando dun talaga. Because, nung nawala siya, sabi ko, hindi pwedeng mangibabaw ang lungkot. Kasi kung nagpapasalamat ako at malulungkot ako, I'm betraying my gratitude. Tama ba? I'm betraying my prayer of gratitude. Pag nalulungkot, why will I be sad? Sabi ko. Nangungulila ako sa kanya. Longing is the word.
So bakit longing ako? Kasi whether magkita kami yun o hindi, yung dikit namin sa isa't isa, andyan dyan talaga. In fact, wala namang nag-udyok sa amin kumanta eh. Basta pag magkasama lang kami, actually, apat kami magkakapatid na lalaki. Oras na magsama kami dyan, may tatapik lang. Gaganon lang. Mag-uumpisa na yan. Pam-pam-pam-pararam. Pam-param. Hu-hu. Ganon. Yan. Apat kami yan. Mamaya, yan kumakanta lang kami. Mamaya, kukuha na ng gitara. Tapos mamaya. Jamming na. Oh, jamming na. Jamming. Dyan nag-umpisa yung dubidu eh. Nasa beach kami. So, hating gabi, siyempre, kakasama kami. Walang ginawa kundi magkulitan, di ba? Si Danny, kung nakakita ng lata, kumuha siya ng supot ng pagkain, binalot niya ng goma, ginaganong ganyan, tuk-tuk, tutok, tutok. Parang drums. Tutok, o, oh, tuk-tuk. Siyempre, nakita ng isang kapatid ko, kanduha yung kawayan, tuk-tuk, ginaganon yung kawayan. Ako naman, itong ginagawa ko. Meron. Si Danny, nakapahirap yun sa'yo. Nakatingin sa akin, inis na inis. Ano yung ginagawa mo? Sa'yo, nakapahirap. Sabi ko, wala akong mahanap na instrumento eh. Diba? Tapos eh, sabi, tuk, 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 tek, tek, tuk, tek. Tapos sabi, tuk, tuk, tu, 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 bidu, 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 bidu. Do be do be do my do be do be do why? One two three do be do. That's lahat na ng kawayan, bobong, kung ano ano. Galing. So doon nag kaya mga isang oras mahigit yun, no? Kanta lang kinakanta. Hindi, tuloy-tuloy yun. Do be do. Puro do be do lang. Do be do be do. Be do be do. Labas yung nanay ko. Ay, ano ba? Matulog na kayo. May alok nga ako kay Danny. Sabi ko, alam mo nung oras na matapos yung dialysis mo, mag-tour tayo sa US, sabi ko. Tayo dalawa lang. Simple lang, yung pangalan natin. George and Danny. The Javier Brothers. Yun lang. Yun. Kasi, na-realize ko na kami ni Danny, mahilig lang talaga kaming kumanta. The reason why siya ang naging singer, ako hindi, kasi at that time, pag comedian ka, hindi ka pwedeng kumanta. Huh? Really? Taliwas, di ba? Oh. Taliwas sa karakter yan. Ano pala yun? Oh. Oo. Hindi ka gaya ng vaudeville. Oh. Vaudeville, kung hindi ka marunong sumayaw, at marunong kumanta, marunong umiyak, marunong magpatawa, hindi ka tatayo sa entablado. Oh. Yan ang natutunan ko kina Katsupoy. Oh. Alam mo yun, si Pugak? Oh. Nagsushooting kami sa Laguna. Lumang ano eh, lumang simbahan. Di doon kami nagsushooting ng Zorro. Ikaw si Zorro? Oh, yung Tolome alias Zorro. Zorro talaga. Natatawa kayo, ang dami. Alam mo, pag naglalakad ako sa kalye, ang daming pangalan dumadaan sa akin. Si Tolongue, si Sikyo. Si Ambrosio. Ano-ano. Ngayon, iba na ang pangalan ko. Ano na? Pagbukas ko ng bintana, pinara ako ng pulis. Oo. Silip ako. Ay, senior! Uy ako sa bahay. Sabi ko, sa misis ko, uy, may bagong pangalan na ako ngayon. Hindi na Tolongues, hindi na Zorro. Senior. Ano na? Senior. Tingnan mo, kasi nga hindi kanila napapanood. Mas maganda to, walang huli. Senior na tuloy yung tawag. Hindi para huli, no? Next sentence. So, ano sa'yo ni Tugak? Ay, ni Pugak pala. Ni Pugak. Tigil yung shooting kasi may misa eh. Alas 3, alas 6 yung misa. Nandun kami. So, lahat ng crew, nandun dun sa bandang likod. Di ba? Di, pataimtim kami nagdadasal siya. Sa probinsya ka, tahimik ang tao. Pagdating sa ama namin, sa gitna ng misa, sabi ni Pugak, tinabig yung tao, tabi ka dyan, tabi ka dito. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Biglang sa gitna, tawad-tawa ako. Hindi serious? Oo. Ama namin,
sumasalag, sambahin ang galang mo. Basta in-act out yung ama namin. Hindi siyempre yung buong crew tawa ng tawa sa gitna yan ng misa. Loko, no? Ganon yung comedian dati. Wala silang pakialam. Si Katsyo po yun naman, kasama ko sa Stella Maris. Sabi ko, Manong Katsyo, magsimba muna tayo. Lasa isla eh. Sige. Si Katsyo maliit yan eh. Di sa consecration, luhod. Pag luhod ko, siyempre nandito, nakaganon ako. Sa pagluhod dyan, nandito. Pagluhod dyan, nandito yun. Yung kawawa, naganon siya. Yung katabi niya, katingin sa kanyang ganon. Pag ganon niya kasi, kasi parang aakit pa siya ganon, tapos dudulas eh. Pag dulas niya, nakatingin ngayon sa kanya, sabi niya, Riyot. Kasi peace be with you. Peace. Diba? Peace be with you. Nakadapa siya gano'n. Peace be with you, sabi niya. Okay. Iba style. sabi ko, walang hiya itong mga matatandang komedyano na to. Grabe, ano, no? Bless ka, no? Na nakatrabaho mo sila. Mga icons sinabi of comedy. Mo, no? Talaga, alam mo, walang... Galing. Walang oras na hindi sila nagpapatawa. Oh. Walang sinasanto na oras. Sa gitna nga ng simbahan, ako nahihiya. Ako nahihiya eh. Yeah. So naintindihan mo na, yun ang na-experience ko. Tapos nakikita ko yung mga nakikita mo ngayon sa TV. Malayo. Kaya ako, hindi ako nanonood ng TV. Ibang-iba, no? Oo, dahil okay na yung malusog ako. Kaysa makakita ko ng ganun, makukonsuming ka pa. So yun din ang reason kung bakit ayaw mo na ngayon na lumabas sa TV? Walang magandang dahilan eh. Walang reason. Walang masayang dahilan eh. Pero may kinikwento ka sa akin, di ba? Yung huli mong experience ano, sa TV, hindi masyado maganda. No? Ang kinalakhang ko kasi, mga tao sa network, matitino eh. Di ba? Ito, hahanapin mo eh. Hahanapin mo. Nagbago na. Hahanapin mo kung saan ang gagaling yung katinoan eh. Wala eh. Ngayon, sabi nga sa akin din, comedy, di ba? Sitcom. Siguro naman, may konti akong alam sa sitcom. Kinuha ako. Sabi, okay. Labas ako. After 6 months, meeting. Meeting po tayo, sir. Ganito, ganyan, ganyan. Sir George, alam niyo, sir, okay naman yung ginagawa ninyo. Kaya lang, sana ibahin niyo kasi yun yung dati niyo nang ginagawa. Ibahin niyo lang. Bago naman. Iba, comedy, okay, walang problema. Huwag na muna slapstick, huwag na yung... Gawin natin low-key. Low-key? Mga Edison Jose. Mga sundot-sundot lang. Oo, sundot-sundot lang, di ba? Pugo style. Hindi loud, hindi malikot. Di ba? Facial reaction. Okay. 6 months. Meeting tayo ulit. Meeting tayo. Okay. Di binago ko na, di ba? Low-key. Comedy. So George, okay naman yung ginagawa ninyo. Yun uli. Yun uli niya. Kaya lang, pwede nyo kayang ibahin. Ako naman. Anong gusto nyo gawin ko? Diba? Sabi sa akin. Ganyang itsura mo, lang ang ngiti ka. Ganito. Anong gusto mong gawin ko? Sabi sa akin, kayo po. Hindi, kayo may gusto eh. Palitan nyo eh. Sabihin nyo sa akin, kung anong gusto nyo gawin ko. Gagawin ko. Kaya ko, professional naman ako eh. Kasi, tingnan mo na, sitcom to, di ba? Comedy, di ba? Ako, ginagawa ko comedy. Dahil sitcom ito. Alam mo na sitcom. Alam mo na comedy. Okay.
alam mo ko anong gusto yung gawin ko? Mm. Ano? Mm. Sabi sa akin. Hindi. Hindi alam ko ano. Sabi. Hindi ba sabi ko ano? Hindi, hindi namin alam eh. Sabi ka nun? Wow. Masaya. Hirap doon. May pinagagawa sa'yo na hindi alam kung ano. Okay. Meron kang ginagawa, pero hindi nila gusto. Hindi nila gusto. Gusto nilang baguhin, pero hindi nila masabi kung ano. Kung ano. O, di ba? Ngayon, hindi pa uso yung can I call a friend. Di ba? Sabi ko, alam mo, sa bahay na lang ako, pag alam nyo na ako anong gusto yung gawin ko, tawagan nyo ako. Nag-resign ako. Nag-resign ka na. After 3 months, nagsara yun siya. As a veteran ano entertainer, kinikilala mo rin siyempre yung naging contribution o dapat kilalanin din ng industriya yung mga naging contribution ng mga katulad ninyo na matagal na sa industriya. Nung nasa ano ka pa, nandiyan ka pa sa entertainment industry, napansin mo ba na parang medyo nagkukulang sila ng pagrespeto sa mga basta katatanda? Hindi nagtitaping kami, na-pack up ng alas tres. Mm-hmm. Sabi ko, okay. Bakit daw? Wala, hindi ko alam eh. Sige. So, eko, matambay muna ako, kwento-kwentuhan, para bang magdi-decompress muna ako bago ako umuwi. Bandang alas 5:30, pumasok na ako sa dressing room para kunin ko yung gamit ko. Oh. Nakita ko nandun doon, natutulog si Gloria Sevilla. Nakaganon. No, natutulog lang ganun. Sabi ko, Tita, oh, Dong, Bisaya yun. Bisaya. Dong, unsa man? Nang, di pa man mo. Sabi ko, ba't nandito ba ka? Nga naman. Sabi ko, napakap na tayo kanina pa. Hindi sinabi. Hindi sinabi. Sabi niya, walang nagsasabi sa akin. Nako. Alam niyo, bihira niyo ako makikita ang nagagalit eh. Pumutok ako doon. Hinagad ko yung executive producers. Halika nga rito. Sabi ko, si Ate Glo nando doon. Si Manang nakatiga, natutulog. Hindi nyo sinabihan na pack up na. Ano pa naman kayo? Sabi ko, di nyo ba alam na hindi dahilan sa mga taong kagaya niya? Wala kayo dito ngayon. Hindi nyo ginagawa yung ginagawa ninyo. Ano pa naman yung konting paggalang lang doon sa tao, na pagsabihan nyo lang, ay sir, nakalimutan. Hindi nyo kinakalimutan yung ganyang bagay. Oo, no? Hindi kayo pwedeng magkamali ng ganyan. Sabi ko, nasaan ang respeto nyo sa to? Wala talaga eh. Napansin ko. Lungkot, no? Hindi malungkot yun. Nakakainis yun. Oo. Pero hindi naman siguro sa lahat yun. Ha? Hindi naman sa lahat. Kumbaga, yung na-witness mo lang, pwede isa lang yun sa mga gumagawa ng gano'n. Maring ganun. Kanya lang ang sa akin, hindi mangyayari yun kung ang environment mo eh hitik na hitik sa respeto. Tama. Hitik tama. Na hitik sa pag-alala sa... Pagpapaalala. Yung totoong pag-alala sa kapwa. Hindi lang yung, oh sir, ito na yung lunch ninyo kasi ikaw yung bida. Or sir, ito yung lunch ninyo pero yung extra kinakalimutan. Ako, hindi ako lumaki sa ganun eh. Kahit sa bakura namin, hindi ganun eh. Hindi ko pinalampas yung talagang nagalit talaga ako. Nakadagdag yun sa pag-resign ko. Kasi, nung panahon na yun, ito kinikwento ko sa'yo. Isang paning ko na ganun, malalaman ko kung merong makikita ko kung sino yung taong masaya, sino yung hindi. Doon sa almost more than a year ako nando doon, wala akong nakita doon taong masaya talaga. minsan yung, alam mo yung isa sa mga kanta nila, yung Show Me a Smile, pwede kong sabihin yun, nag-umpisa ang bastos eh. hindi bastos na, nakatuwa lang namin, di ba? Kalokohan. Nakatuwa, ginagawa niya yung kanta niya. Siguro, napagod ka iisip ng lyrics. Ginawa niyang bastos. Tapos, show me a smile. Tapos, serious kinanta niya sa akin. George, pakinggan mo to.
Show me a smile and tell me and bastos pala yung kanta na yan. Hindi, niloloko-loko ko lang, kinabukasan binuo niya. Oo. Ayun, tapos. Oo, galing ano. Yun na. Oh, yung ano, yung pumapatak. Mm. Inaantay niya yung divorce papers niya. Isang taon niyan, nag-aantay ng divorce papers niya. Umuulan, ginawa niya yung kanta. Habang umuulan. Ganun lang. Parang magic yung kung gumawa. Pati lyrics siya na rin ang gumagawa. Ko ang gitara, minsan piano. Oo. Tapos yung si ano, si Boboy, saka si Jim, anong participation nila sa song? Si Boboy mabait. Okay. Oh. Si Jim. Ano si Jim? Ha? Si Jim. Sino? Wow, ano yan? Si Jim? Oo. Ano okay. Yan? Hayaan pero baka hindi alam. Hayaan mo na siya maging paredes. May ganun? Basta ako, mahal na mahal ko yung kapatid ko. Pero si Danny, saka si Jim, wala namang issue? Ha? Bago siya pumanaw. Tanong mo kay Danny. Tanongin. Ikaw nakakaalam. Eh siya, kaya niyang hukayin yung material ko eh. Baka... Ang ganun, may ganun. Ah. Pero ano yung huli niyong pag-uusap ni Danny? Kamusta yung huli niyong pag-uusap? Bago siya namala. Dinadalaw ko kasi yan sa apartment niya, sa condo niya. Ah. Yung huling-huling pagkikita namin, alam mo, pinanggigigilan ko yung kapatid ko niyan palagi. Para nga kaming, nung minsan nga, nung medyo inaayos na yung separation niya sa second wife, dumadaan, pinuntahan niya lahat ng mga kilala niya, pumunta siya sa akin para humingi ng sorry. Sabi ko, bakit? Wala ka namang kasalanan sa akin. Sabi niya, hindi, wala, para lang part of healing daw to, ganito. Sabi ko, wala. Wala kang dapat problemahin sa akin. Wala namang problema sa iyo eh. Wala tayong away. Kung kasalanan man maging manong kita, yun lang siguro ang kasalanan mo. Di ba? Pero sabi ko, binigay yun ng Diyos eh. Kaya ikaw, kung anong sasabihin mo, susundan ko. Manong ka eh. And he was really a manong to everybody. Not just to me, to all his friends, to his nephews and nieces. Tutok yan. Sabi ko, teka mo na. Okay na tayo, wala kang problema sa akin. Pero bakit ganun, sabi ko? Nung maliliit pa tayo, pag sinabi ni mama na, oh, kiss mo si manong mo. O, kiss mo yung kapatid mo. Kiss ka kagad. But tumanda lang tayo, hindi na natin ginagawa. Wala, nabanggit ko lang. Sabi sa akin ng gago, hinawa ko mo, hinalikan ako. O yan, okay ka na? Sabi ko, okay, sige, salamat, malis ka na. Sabi ko. Ayun na yung pag-goodbye na siya. Hindi, that was one time before. Now, yung huling pagkikita namin, so dinalaw ko siya, tinitignan namin yung arwana niya. Wala kaming ginawa doon, kundi panoorin yung arwana niya, napakaganda. Tapos kain kami. Tapos yun, papahinga na siya. Hindi ko malaman kung bakit. Pinanggigilan ko siya parang bata. Niyakap ko mahigpit. Pinaghahalikan ko rito. Mm. Parang yung ginagawa ko nung araw. Oo. Parang ginagawa ko sa anak ko. Sabi ko, sabi ko, I love you. Gigil! Ganyan kasi kami. Pagka manggigil ka sa anak mo, gigil! Ganun. Sa lahat ng mga anak namin, ganyan. Gigil! Gagalun yung mga bata. So yun ang naramdaman ko, pinaghahalikan ko talaga rito. Hindi, kagano'n, nakaupo lang siya. Hindi ko madalas gawin yun eh. In fact, doon ko lang ginawa talaga sa kanya madalas. Noong dinadalaw ko siya. So, paglabas ko ng condo, parang nag-iisip-isip ako, sabi ko, okay yung ginawa ko. Pero bakit ko ginawa yun sa kanya?
ngayon ko lang ginawa ito. Nag-freak out ako. Ano kaya pakiramdam ni Manong? Pero at least, ang sarap eh. Sarap eh. So, pag may ginusto ka ang gawin, gawin mo na kaagad. Para pag nagawa mo na, tapos na. Wala nang pwedeng bumawi sa iyo noon eh. Hindi na pwedeng nakawin ang pagkakataon sa iyo dahil yung iyo na yun eh. Yung ginawa ko yun, hindi ko alam yun na pala yung last namin magkikita. Di ba? Pagkatapos nun, hospital na siya. Tapos nun, wala na. Talagang downhill na. So, saka hindi ko madalaw. Kasi may COVID pa nun eh. Tama. Eh, siyempre, iniiwasan mo mga pumunta sa ospital. Ginusto ko man, hindi ko pa rin... Dahil, alam ko, ang sasabihin ng kapatid ko, huwag ka nang pumunta rito. Why will you risk it pa? Diyan ka na lang. Hindi ka namang... Baka sabihin pa niya siya, hindi naman kita kailangan dito eh. Diba? Kailangan kita dyan kung nasaan ka. Kung nasaan ka, wala sa peligro. So, ganun siya. So, yung hindi ko natuloy, sayang na sayang. Wala akong pinanghihinayangan sa buhay ko eh. Kung meron naman yun. Yung hihinayang ako, hindi kami nakapag... Kasi, pag magkasama kami, nagkakantahan kami lagi. Ewan ko kung bakit. Natural lang nangyayari. Kahit mag... Alam mo ba ako, never ako nag-opisina buong buhay ko. Talaga? Oh. Pagka-graduate ko, 1 year, nasa bahay lang ako nakahilata. Eh, tatay ko, sobrang cowboy, barkada. After 1 year, hore. Sabi ko, opa, ano, maghanap ka naman ng trabaho. Ako naman. O nga, no? Sige. I remember that Tuesday. I went to an advertising agency sa Ayala. Thursday, I went to another ad agency sa Ayala. Believe me when I tell you, hindi ako umasa na matanggap doon. Kasi yung grado ko nung college, pumapasok ko lang ako para pumasa eh. So, sabi ko, hindi ako matatanggap dito. Pero sabihin ko sa tatay ko, oh, sinubukan ko, di ba? Tama. Saturday, nakakuha ako ng call slip sa Nidalita Show, Channel 9. Uy. Nidalita. Guess. The following week, guess ulit ako. The following week, guess na naman ako. Guess na ako ng guess hanggang sa nahiya na sa akin yung executive producer. George, permanent ka na rin. Nagustuhan ka, ibig sabihin. Eh si Aling Nida, napakabait sa akin. First day sa set, pasok ako. Good afternoon po, ma'am. Ay, George, lika. Iho, buka rito. Si Lita. Oh, George, how are you? What, coffee? Parang welcome na welcome ako. Wow, sabi ko. Sarap ng pakiramdam. Pinapanood ko lang kayo eh. Hindi ko lang masabi. So, siyempre, alistong-alisto ko sa pick-up, di ba? Dahil ako yung, hindi ko naman alam, ako pala yung comic relief dun eh. Kaya pala nila ako in. Kasi may ano na sila, meron na silang magandang chemistry. Parang ako yung panabla eh. Eksakto. After that, wala. Hindi na ako naghanap ng trabaho. Tuloy, yun na yun. Tuloy-tuloy na. So, yun ang una-una mong show? Oo. Nida and Lita show? Ah. Tapos, binigyan nila ako ng sarili kong show. Sikyo. Channel 9. Sitcom. Security guard ako rin. Ah, parang naalala ko yan. O tapos? Kasi, kung ano-ano pinapagawa ng Diyos sa akin eh. Kahit saan ako pumunta, kilala ako ng security guard. Ikaw pala yung icon ng mga security guard. Si Sikyo. Dito nga sa village, lahat ng security guard dito kilala ko eh. Hosting ako sa Sunday show. Tapos naging writer ako. Naging writer ako ng Kaluskusmosmos. Uy, talaga? Oo. Pinapanood ko yun, ha? Nako. Talaga. Napakabata nito. Oo. Kasi, itong walang musmus hiyarto. Pa rin ako noong panahon na yun. Musmus pa rin ako. ano pa? After nun? Alam mo, interview na to parang kanina pa niya dinidiin eh.
Kasi idol kita. Hindi ko alam kung dinidi niya yung edad niya. Inspirasyon ka sa akin. O yung edad mo. O tapos, after Carlos Christmas, marami kung iba-iba eh. Nag-champoy ka rin ba? Writing. Kasama rin ako doon. Champoy, o tama. Kasi yung champoy, bago ng buhay yan, nandun doon ako eh. Pero sila, hindi pa sila, nagbuo lang sila ng champoy. Sinama nila ako ron, sinama nila yung apo. Tapos, yung champoy, ibig sabihin yung grupo ah. Grupo. Nagbuo kami ng grupo, ang pangalan, walang hiya talaga. okay sa pangalan. Eh, gusto ko ang buhayin ulit yun kasi maganda yung title eh. Walang hiya talaga. Ang ganda ng team song namin doon eh. Napakahirap tandaan. Walang hiya. Walang hiya. Walang hiya talaga. Walang hiya talaga. Walang hiya talaga. Walang hiya. Walang hiya. Walang hiya talaga. Walang hiya. Talaga! Hirap kayo memorize doon. Hirap. Hirap na hirap ako doon. Hindi ko alam kung kailan papasok eh. Yun, si Naso Basirero, Noel Trinidad, si Tomas, si Gary Lising, tapos Apo Hiking, si... sino ba yung writer? Rico Flores. Anak ni Beer Flores. Hindi ba nakilala si Beer Flores? Si Beer Flores, contemporary ni Ading Fernando. Si Tessie Tomas, nasa Bacan Erickson yan dati. Sinabihan ko rin siya, Tessie, mag-resign ka na rito. Mag-comedy ka na lang. Ay, ayoko kasi ganito. Mahirap ba? Ganun. Ayun. After 1 year, nag-resign. Naging komedyante. Pinakinggan ka. Magaling si Tessie. Hanggang ngayon naman, lumalabas pa rin siya sa TV. Nasa diskorama ka rin, di ba? Patumpik-tumpik lang ako roon. Kagaya nung sa Kaluskos, lumalabas din ako doon. Ako yung, you were everywhere. Ako yung million, time na yun. Yung million dollar man. Di ba? Kasi di ba, naalala mo yung million dollar, si anong pangalan ng artista na yun? Si Lee Majors. Lee Majors, di ba? Pagdating nung pag tatakbo na siya, biglang, so slow motion, di ba? Slow mo. Ginawa ko yun sa set. Nakita ni Direk. Sige, gawin mo. Naging kausap. Yung naging character ko naman yun doon. Habang buhay na buhay sila, papasok ngayon ako. Slow mo. Yun lang ang gagawin ko. Tut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 . Gaganon ako. Kulit. Tututututututut. Kaya tatawin lang ako sa set na ganun. Tututututututut. Wala linya. Wala linya. Ang sarap, di ba? Bayad ka. Ganun lang ginagawa. Ganun lang ginawa mo. Writer na ako. Di ba? So minsan, pag natutuwa ako, ipapasok ko yung sarili ko doon. Pag hindi naman, ipapasok naman ako na ito. Huwag ka, ang kasabay kong writer doon, matitindi. Ako, si Mang Ading. Wow. Si Nonoy Marcelo. Oh my gosh. Si Gary Lising. Si Rico Flores. Tapos may isa pa, nakalimutan ko. The best of the best. George, ang hindi alam ng mga tao, meron kang ADD. So tell us about that. Para mas maging aware din yung mga nakakaranas ng ganito sa mga viewers natin. What is ADD? Okay. Ganito yan. ADD is short for Attention Deficit Disorder. Mm. Meron din yung ADHD. Mm. Attention Deficit Hyper Disorder. Mm. I am for a while, I was a spokesperson for the Philippine Society of ADD, ADHD. Mm. Because my son was diagnosed with ADHD. Ako ADD lang. Siya hyper. So, what is that? It's a condition na multitasker ka. You can do 20, 100 things all at the same time. Kaya mong gawin. So, that's the ADD. Ang ADD dati, nung hindi pa uso yung mga sobrang talinong English na yan. Ang tawag lang dyan, pasaway. Pasaway yan. Yan yung bata na malikot, na hindi mapalagay. In practical terms, ito yung ADD na bata. Oy, Junior, mag-toothbrush ka na. Yes, Mommy. After 1 hour. Junior, mag-toothbrush ka na. Yes, Mommy. Sa isip ko, 1 minute ago lang yan eh. 1 hour na pala nakalipas.
Ngayon, finally, halika nga rito. Okay, mag-toothbrush ka na. Okay, tatayo ako. Oh, sunod ka sa akin. Paglakad ko, nakita ko langgam. Titingnan ko yung langgam. Ayun na. Saan pa papunta to? Naiba na attention mo. Uy, ang ganda ng ibon sa labas. Yun na. Kling, 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 kling. Ay, ano ba to? Ay, si ano, tumatawag sa akin. Ang ganda ng video. Yun. Wala na. Yun ang, ng, yun ang ADD. Ayun. Bago ako makarating ng banyo. Ang dami mo nang ginawa. Naakala ko, seconds lang yun. Pero yun pala, minuto na binilang doon. Yun ang ADD. Ayun. At ganun ka. Ngayon, paano gagawin ng mga magulang kapag napansin nila sa mga anak nila may ganun? Well, unang-una, tiyakin nyo lang na talagang mahal nyo yung anak ninyo. At yun ang ipakita ninyo sa anak ninyo. At yun ang maghari sa araw ninyo, pagka-deal ninyo yung anak ninyo na, oh, mahal ko talaga to. Imbis na pagagalitan mo or papansinin mo, gabayan mo. Kunyari, malikot masyado. Alika anak, dito ka. Ito gawin natin. Oh. Ganito ha. Ganyan. Give him or her something to be busy with that's creative. That will give him some fulfillment. That's one. Number two, you can consult with a psychologist. Kasi ngayon, marami ng ano. Yeah. Diba, meron ng mga psychologist, meron ng mga eskwela na all-inclusive. Na yung special child at saka yung hindi special child, yung super talented child, siguro pinagsasama nila na mamanage naman nila lahat. Yeah. So, makakatulong yun. Pero para sa akin, at the end of the day, kung mahal mo talaga yung anak mo, wala yung ADD, hindi ba nanalo sa inyo yan? Talagang ano lang, pang-unawa lang talaga. Kasi patience at pag-unawa sa mga anak ninyo. May, and a better understanding of the condition na ADD. That's true. Because there are tools that they can suggest on how to manage. Unang-una, bawasan mo yung asukal, bawasan mo yung candy. Bigyan mo ng exercise, pwede rin yan. Or meditation. Kaya ako nagtuturo akong Shenzhen eh. Meditation. Things like this can help also. Okay. George, what would make you go back to the entertainment industry? Tagal mag-isip ha. Kasi maraming dahilan. Mas matimbang ba yung hindi na bumalik? Dahil mas kasi gaya nga na sabi ko sa'yo. Oo. Ang hinahanap ko lang kasi is purpose eh. Ano ang maganda at masayang dahilan? Kasi ang sinasabi mong bumalik, presupposes na nawala ka eh. Or umalis ka eh. Hindi naman ako umalis eh. Hindi ka lang namin nakikita. Wala lang akong nakikitang puwang na pwede kong sabihin, ayun, masayang gawin yan. Ngayon, paano ka papasok sa TV? Ang producer or ang network, ang hinahanap, palaging tatlong B. Bading, boobs, at saka bastos. Sabi ko, unang-una, wala akong boobs. Di ba? Ayokong magpadagdag. Ikalawa, ang binabastos ko lang yung sarili ko. Pagkausap ko yung sarili ko sa kwarto. Sa salamin. Oy! Cute! Di ba? Kanyang ko bastusin yung sarili ko. Ikatlo, ayoko pang madladlad. Ayaw pa pumayag na misis ko. Secret. So, hindi ako pwede dun sa tatlo. Ngayon, kung sasabihin nila, di, kailangan nila comedy. Oh, okay. Ayun, tatanong ko sa kanila, yung tinanong ko sa dati, anong gusto niyong gawin ko? Yung parin. The million dollar question na hindi masagot, no? Diba? Eh, tinan natin kung kaya pa nila sagutin yun. So, tuloy-tuloy lang yan, yung pag-stage mo. Actually, yung George ko po is an endeavor that I will only do
for fundraising shows. Because na-realize ko sa buhay ko, pag fundraising, mas masaya ako eh. Walang pressure eh. Walang pressure na, oh, kailangan kumita yung show. Ako, I'll make sure that the fundraising group, halimbawa, ang show ko is X amount. Bigyan mo lang akong 10%. Okay na. Sa'yo na yung 90. Galing. Oh, bakit? Gusto ko lang malaman mo na meron akong participation. At kayo, may participation sa akin, pero hindi nyo solo. Sige, yung 90% sa inyo na. Bayaran nyo lang ako ng 10%. In other words, maghanap akong sponsor, maghanap akong... Ako na magpopondo ng show ko. Tama. Siguraduhin nyo lang na... Bakit? Hindi, walang kinalaman to sa... Kasi yung show ko, 8-piece band, orchestra, na maliit. Ang concept ko ng kinalakhan natin, or at least ako, is big band eh. Mm-hmm. Iba ang tunog ng big band eh. Mm-hmm. Ang feeling ko, pag kumanta ako ng minus one, medyo short change yung audience eh. Diba? Tama. Unless ganun ako kagaling kumanta, diba? Diba? Yung mga tao, ganun din yung tao. Hindi. So, gusto ko makapal. Meron akong backup vocals na apat. Meron akong guest. Meron akong comedy. Meron akong kantahan. Meron akong jokes. Di ba? Meron akong hindi nakakatawang part. Kompleto eh. Kompleto eh. So, gusto ko makita, malaman sa probinsya, 40 shows tong binabala ko eh. George ko po. Nationwide. Nationwide. Uh-oh. Okay. Once makabuo ko yung budget, gusto ko maibahagi sa mga tao sa probinsya na, oy, meron pa pong ibang klaseng entertainment na walang boobs, walang bading, at walang bastos. Uh-oh. Diba? Uh-oh. Yun ang material na makikita nila. So meron pa, ha? May paparating. Hindi, yun ang bala kong gawin. Ah, nice. Meron pa ako isang advocacy na yung grupo ko naman. Ginawa ko na ito noon. Ang galing ng Pilipino. Ginawa ko na yan. Gusto kong gawin ulit yan. Ito, sa OFW naman. Galing. Nice. Excited na kami dyan. Hindi ako nagpapahinga doon siya. Sila ang nawala, hindi ako. O doon sa mga viewers natin, George, na especially yung mga nasa abroad, na na-miss ka na nga. Anong gusto mo sabihin sa mga fans mo? Basta, naging bahagi ng buhay nyo si Mr. George Javier. Unang-una, salamat dun sa mga nanonood. Tuloy-tuloy kayo manood dito. Kung wala man ako rito, nandito siya. Okay. Mabuti na yung malinaw. Baka sabihin nila, oh, ba't nang wala na naman si George? Hindi ako nawawala. Kayo ang nawawala. So, bakit napupunta? Ako lagi ito, sisisi. Nandito lang naman ako sa bahay. Okay, seriously, ano gusto mo sabihin sa mga tagahanga mo? Salamat. Ipagpatuloy ninyo ang pagiging totoo at tunay na magaling na Pilipino, unang-una. Bakit? Kasi likas po sa atin kahit saan tayo magpunta. Yung advocacy ako na yan, yung ang galing ng Pilipino. Nakita ko na yan. Naranasan ko, naramdaman ko yan. Nag-ikot na ako sa Europe, sa Asia, sa Amerika, na nakapanayam ko na yung mga kababayan natin na naandun doon, nakatira, nagtatrabaho doon, bumibisita. Nakita ko, naramdaman ko yun na talaga ang Pilipino magaling kahit nasaan. Kailangan lang nating paniwalaan at kailangan lang nating isabuhay yung paniniwala na magaling talaga tayo. Kasi totoo naman eh. Sa akin na tapos na yung kapanahunan na sinasabi nilang huwag ka magbuhat ng sarili mong bangko. Di ba?
Ngayon tuloy, dahil wala na nagbubuhat ng sariling bangko, wala na nga may bangko eh. Di ba? Nakalimutan na natin yung bangko, kinalimutan na rin natin yung sarili natin. Kaya, yung pagbubuhat ng sariling bangko, kailangan nating ibalik yan kasi hindi naman tayo nagbubuhat ng sariling bangko para magyabang. Kundi, para lang may pagmalaki natin. Yung dapat lang natin ipagmalaki. Kaya ang galing ng Pilipino, tangkilikin po natin. Kahit saan sa mundo, magaling ang Pilipino, ipagmalaki nyo. Yan ang masasabi ko sa inyo. Well said. Ang galing talaga. George Javier, thank you so much. Thank you. At looking forward sa iyong pagbabalik sa Imbablado. Ano ba yung sinabi niya na ilang kilo daw makukuha ko sa ano sa isang araw kasi mangingisda ako doon ako na ano lahat na naisip ko na sus grabe to napunta kung, ano ilinawin natin tinanong kaya ka na emotional tinanong ka kung ilang kilo na emotional ng isda makukuha ko ang araw-araw sa araw-araw kasi naisip ko na nandun ako palagi na nangingisda tapos nakaabot doon na sa isang idlap lang. Hindi mo akala. Oh, hindi. Ngayon wala. Pala yung plana ng Panginoon para sa iyo. Yun lang talaga. Hanggang ngayon naiisip ko pa rin. Hindi mo akalain na yung pangarap ko noon makarating sa akin. Makarating. Ganun. Tapos pati ikaw, nakita ko sa persona. Nakasama tuloy ako sa mga pangalok. Hindi. Simple lang kasi talaga yung ano ko eh, gusto ko. Yung pamilya ko, hindi lang magutom. Yun lang, inisip ko pala. Yun lang. Yung pamilya mo, huwag magutom. Yun lang. Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino, would like to thank the following. Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. David Salon. Whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation. With you on your journey. Baby Co Wipes. Bida si baby sa alagang Baby Co Wipes. Cupid's Cologne Love Mist. To order, message tonybbabao@gmail.com. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Goldmine Rice, from farm to market. Be a rice distributor to wholesalers, retailers, and consumers. Open for franchise.